ating sinuportahang DSWD Secretary dati na si Erwin Tulpo. Panoorin po natin at pag-aralan po natin kung ano yung mga posibilidad na pwede nating matutunan sa video na ito na in-upload kanina sa YouTube channel nitong si Erwin Tulpo. Nakikita po natin ang isang pamilya. Ano? Isang ina kasama ang kanyang mga maliliit na anak lumapit kay Secretary Erwin Tulpo. Kung hindi ako nagkakamali, since wala pa po sa public service ngayon, wala pa po sa bilang public official itong si Sir Erwin Tulpo dahil hindi pa nga po siya bahagi ng Marcos administration, siya po ay pansamantalang nag-oopisina sa may Quezon City, yung tanggapan po yata ng ACT-CIS. Ano, yata yan po ay nagbibigay ng tulong. Lumapit lamang po kayo doon sa tanggapan nila at personal ninyong maaaring ma-meet si Mr. Erwin Tulpo at makapagbigay sa inyo ng tulong kung talagang valid ang inyong pangangailangan ng tulong. Okay, tuloy po natin ang panonood dito, mga tol. Oh, yan oh, isang ina kasama ang kanyang mga anak na maliliit pa. Mga damit. At dito nakalulungkot ang madidinig po natin, mga tol. Kasi alam nyo, hindi naman lingid sa kaalaman ng bawat individual na sa pagsasama po ng isang mag-asawa, hindi po naiiwasan ang hindi pagkakasundo. Nagkakaroon po ng pagtatalo, nagkakaroon po ng away. Pero sana bilang isang lalaki, magkaroon naman po tayo ng bayag, ika nga, ano, sorry for the word, ng tapang, ng bayag, na tayo talaga ay lalaki at hindi tayo dapat pumapatol sa babae. Kahit gaano kalupit ang naging pangyayari, hindi tayo dapat nananakit ng babae. Ako, hindi ko binubuhat ang aking sarili. Pero sa pagsasama naming mag-asawa at sa loob ng nabuhay ang aking mga anak na babae, never dumampi ang kamay ko sa kanila. Hindi ko kailanman sinaktan ang aking asawa at ang aking anak. To the extent na minsan na halos gigil na gigil ka na. Pero hindi mo magagawa dahil sa paniniwala ko na hindi dapat sinasaktan ng babae. Yan po ay natutunan ko sa aking ama na yumao na. Kailanman hindi ko nakita na sinaktan ang aking ina ng aking ama, kaya sinikap ko na sa aking pagkatao, kailanman hindi ko sasaktan ang aking pamilya, ang aking asawa at ang aking mga anak. Pero dito sa kwento nitong babae, nakalulungkot sapagkat kabaliktaran po ang mga sinasabi natin sa na-experience po niya. Ang mali ito? Ay, wala po, sir. Kasi tumakas po kami, sir. Tumakas? Diba? Ibig sabihin, bakit kailangan tumakas ang isang ina kasama ng kanyang mga anak sa kanyang asawa? Marahil pinagmamalupitan ito. Tuloy po natin. Tumakas po kami sa sa bahay namin. Anong mahawakan niyang bagay, binabato po sa amin. Yung mata mo hindi mabilis, matatamanta po. Oh, diba? Nakalulungkot, diba? Mga tol. Yung experience ng ina na ito, sampu ng kanyang mga anak sa isang malupit na ama. Hindi natin alam kung asawa o boyfriend lamang kasi wala naman yatang binanggit dito kung sila po ay kasal. Ngunit may pananagutang legal ang lalaki na yan. Na makatapos po nating panoorin itong video na ito ay ating pong pag-uusapan. Yung bunso kasi mahinap pa siyang magbasa. Hindi niya na straight magbasa. Pinukupo siya nung walis tingting. Yung ulo ko ng walis tingting. Laging man yung suntok, yung panganay ko. Bakit daw? Kasi matigas daw yung ulo, hindi marunong sumulog sa kanya. Ayun naman, ipakulong ko si papa niyo. Ayun niyo. Yun lang, siyempre, ama nila eh. Kaya sa part ng mga bata, still, tatay pa rin. Kaya ayaw ipakulong. Ayaw din ipakulong marahil ng kanyang asawa dahil nga, siguro, mahal din ito. Pero alam nyo, mga tol, pwedeng mag-intervene ang isang pribadong individual sa bagay na yan. O kahit mismo ang gobyerno, sampahan ng kaso itong lalaki. Ano po yung isasampang kaso? Ito po yung paglabag sa BAUCILO na tinatawag. Violence Against Children and Against Women and Their Children's Act of 2004. Ito po ay naipasa
noong March 2004. Pintahan po natin yung batas. Republic Act 9262. Ito pong batas na ito, Republic Act 9262, ay naipasa noong March 8, 2004. Ang layunin po nito ay protektahan ang mga kababaihan na nasa isang relasyon kasama po ang kanilang mga anak. Pag sinabing nasa isang relasyon, hindi po kinakailangan nakasal ang dalawa para makakuha ng proteksyon sa batas na ito. Alam nyo ba na sapat na ang dating relationship? Kapag ka nagkaroon ng sinasabing dating relationship, ibig sabihin meron pong relasyon ang isang tao. Kahit yan ay hindi humahantong sa pagtatalik o magkaroon man ng isang pagtatalik, sapat na po iyon basta meron po silang established na relasyon. Sa ilalim po ng batas na ito, meron pong apat na violence na tinatawag. O, ako'y hindi po abogado, pero huwag niyong kalilimutan na ako po'y dating naging police. Ngunit hindi naman ito naging bahagi ng aking trabaho talaga sapagkat ito po ay trabaho ng policewoman. Ano? Yan po ay pagpupunta ka sa kapulisan, ang haharap po sa inyo dyan yung tinatawag na WCPD, Women's and Children Protection Desk or Center. Yan po ay binuo dahil po sa batas na Republic Act 8551, o yung Professionalization and Reorganization Act of the Philippine National Police na naipasa noong February 25, 1998. Sa ilalim po ng batas na yan, kinakailangang magtalaga sa lahat ng police stations nationwide ng isang center o desk na haharap po sa mga problema na kinakaharap nga po ng mga kababaihan at ng mga anak nito. O kasama siyempre yung pag-abuso sa mga bata o child abuse. But going back dito sa anti-violence against women and their children, apat na uri ang maaaring pwedeng maging violence po dito. Una, yung sexual. Pangalawa, psychological. Una, physical. Pangalawa, sexual. Ikatlo, psychological. At ikaapat, economic abuse. Ano ba ang ibig sabihin ng apat na yan? Unahin natin yung pinakamadali, yung physical abuse. Kapag ka ikaw ay nananakit, katulad ng nadidinig po natin dito sa kwento ng ina at ng mga anak sa harapan ni Sir Erwin Tulfo, definitely that is physical abuse. At dahil nga po siya ay ama ng mga batang ito at asawa o boyfriend kung sila po ay nasa common law husband and wife or yung living relationship, pwede po mapanagot ang lalaki na yan kapag ka sinasaktan niya po ng physical ang mga anak o ang asawa niya o boy o girlfriend niya. Yung ikalawa, yung sexual violence. Ito naman po ay may kaugnayan sa pang-aabusong sexual, pero hindi po mag-a-amount sa panggagahasa. Kasi alam nyo, kapag ka nanggahasa na ang isang ama o isang boyfriend ng nabanggit na babae, yun naman po ay paglabag na sa Republic Act 8353. Yung Republic Act 8353 na naipasa naman noong October 1997. Magkaiba po kasi ang batas na Republic Act 9262 at saka Republic Act 8353. Kapag ka panggagahasa na, ang mananaig na batas ay ang paglabag sa Republic Act 8353, hindi po ang Republic Act 9262. Anumang sexual violence not amounting to rape will be subjected or will be a crime committed in violations nga po sa Republic Act 9262 ng nabanggit na lalaki. Yung ikatlo, psychological violence. Ito po yung kadalasang nakikita o nadidinig natin, napapanood natin sa mga pelikula, sa totoong buhay, na ang ginagawa po nung lalaki sa kanyang asawa, minumura palagi. O kaya sinasabihan ng wala kang kwenta, wala kang hanap buhay, hindi ka nagtatrabaho, o kung ano-ano pang mga masasakit na pananalita. O kaya naman, yung lalaki ng bababae, harapang ng bababae, pwede pa rin po iyong pumasok sa psychological violence. Kasama na rin po, siyempre, kung mag-a-amount po yun sa circumstances ng concubinage, pwede din po maksampahan ng kaso bukod sa Republic Act 9262 ng kasong concubinage. Ano ba yung concubinage?
Ang concubinage po ay nangyayari kapag ka may mga elementong katulad na ito na present sa sirkumstansya ng mag-asawa. Kapag ka ang lalaki ay nambabahay ng kanyang kabit o kaya ang kanyang kabit iniuwi sa conjugal home nilang mag-asawa o kaya itong kabit na lalaki na babae ay nagpapakita sila ng public display of affection sa harapan ng publiko. Kailangan kasi scandalous circumstances ang mga binabanggit po natin na halimbawa para po ito ay pumasok sa tinatawag na concubinage. But going back dito po sa Republic Act 9262, kapag ka ang panluloko ng isang lalaki sa kanyang asawa ay nag-e-epekto sa psychological well-being nito, eh, that is most likely psychological violence in violations of this particular law, Republic Act 9262. At ang ika-apat, yung economic abuse. Merong isang artista na umaamin na hindi niya daw po sinusuportahan ang kanyang mga anak. At ito ngayon ay umamin na na meron siyang talagang relasyon doon sa di umano'y naging issue ng hiwalayan ng kanyang kalibin. O, siguro alam niyo naman kung sino ang tinutukoy ko. Wala kong ibang tinutukoy kung hindi yung pangalan na naiisip ninyo at ayoko pong pangalanan ito sa ating programa. Ngayon, kapag ka meron pong economic abuse o hindi pagsusustento sa iyong mga anak o asawa o hindi pagbibigay ng kanilang mga pangangailangan at meron ka namang kakayahang ibigay ito ngunit inaabuso mo na hindi sila bigyan, pwede ka pong ipagsampa ng kasong Republic Act 9262. Ito po ay may pagkakapulong at multa na parusa depende po sa gravity ng iyong ginawa. Kaya sana sa pagkakataong ito, kayong mga kalalakihan na nanonood dito, huwag ninyong aabusuhin ang inyong mga partner. Higit sa lahat, kayo din namang mga kababaihan, kapag kayo po ay inaabuso na ng inyong partner, eh huwag po kayong magtanga-tangahan. Huwag nyo pong sabihin na mahal nyo kasi, kaya nagtatanga-tangahan po kayo sapagkat baka dumating sa inyo ang punto na tinatawag na battered woman syndrome. Ang battered woman syndrome po ay isang phenomenon sa mga kababaihan na nakakaranas po ng pang-aabuso at ito po ay tumatatak sa kanilang isipan. At dahil po sa pang-aabuso na yan, kailangan may cycle pong tinatawag at hindi bababa sa dalawang episode, eh nakagawa na po sila ng marahas. Meaning, baka mapatay ninyo, masaktan ninyo yung lalaki, at makakagawa po kayo ng hindi tama. Pero depensa po iyan sa inyong nagawa. Dahil kapag ka napatay ng isang babae ang kanyang kasama o asawa at siya po ay mapatunayan na meron talagang o nagtataglay talaga ng battered woman syndrome, iyan po yung tinatawag na justifying circumstances na kasama na po ngayon sa mga pagkakataon na maaaring magbigay po sa iyo ng kawalan ng criminal liability dahil ang iyong aksyon ay justified under the law. Yan po ang isa sa exceptions ng justifying circumstances na hindi po natin makikita kung pag-aaralan nyo naman po ang Revised Penal Code. Kasi sa ilalim po ng Revised Penal Code, sa Article 11 po nito, ang justifying circumstances ay 6 lamang. Ngunit dahil nga po sa pagbatas na Republic Act 9262 at ayon po sa jurisprudence ng ating Korte Suprema, yan po ay kasama na ngayon sa tinatawag na justifying circumstances. Sana meron po kayong natututunan sa ating pinanonood na video sa pagtulong na ito ng ating dating sekretary na si Erwin Tunpo. Patuloy po nating panoorin ang video na ito na naka-upload po sa kanyang YouTube channel na meron pong 1.23 million subscribers. Ano ngayon sa buhay na ngayon? O salamat sa membership ano kay Tita Esther Pagay. Salamat po diyan. Pamasahe. Yung pamasahe ng set. Kahit ticket lang, makarating lang po kami. At maraming tutulong naman sa akin na napamilya ko, sir. Bigyan kita ng 10,000, okay na? Ay, sir, ang dami. Ang laki-laki na nung, sir. Napakalaki na yan, sir. Sige, sagot ko yung pamasahe. Bigyan kita ng 10,000, okay? Tama po yung nag-decision. Alam nyo, mga tol, kung bakit ko hinahangaan si Mr. Erwin Tulpo. Kasi itong video niya, hindi po ito kumikita. Ang kanyang channel po ay hindi monetized. Hindi katulad ng Rapi Tulpo in Action.
Ano, kaya walang problema kung ito ba ay i-video niya. Ito nga ay magpapakita ng inspirasyon sa iba na tumulong nang walang iniintay na kapalit. Kaya naka-hashtag po tayo, di ba? Sabi po natin sa hashtag natin, help but not expecting anything in return. Ano, kung tayo po ay tutulong, wag po tayong mag-expect ng kapalit sa pagtulong po natin. Hindi katulad ng mga ibang mga content creator na tutulong, bibidyohan ang salapi, bibidyohan ang kalunos-lunos na kalagayan ng isang tao, tapos tutulungan. Pero sa huli, pag tiningnan ninyo, pinagkakakitaan po nila yung video. Ito, I am pretty sure na hindi po pinagkakakitaan ni Mr. Erwin Tulfo sapagkat ang kanyang Facebook ay ang kanyang YouTube channel ay hindi po monetized. Hindi po ito monetized. Hindi po ito kumikita. Bakit? Alam nyo mga tol, nung nasa ere pa itong si Mr. Erwin Tulfo, madalas akong nanonood din dito. At lalong-lalo na kapag ka-guest ang ating mahal na Pangulo. Makikita nyo sa live streaming ng kanyang channel, hindi po naka-turn on ang super chat kung nakikita nyo po dyan sa atin. Kasi isa po yan sa senyales na monetize ang isang channel. Merong super chat. Compare sa kanyang kapatid na Rapi Tulfo in Action, naka-turn on po yon. At igit sa lahat, ang isang segment ng video kung saan ni live streaming na, tapos hahatiin pa sa tatlo, pipiliin yung mga nakakalungkot at nakakahiyang pangyayari, tapos i-re-upload sa YouTube at magkakaroon po ng millions of views. Yon definitely kumikita. Pero dito kay Sir Erwin Tulfo, hindi kumikita ang content na ito sa kanyang YouTube channel. This is purely public service and that is why I salute Erwin Tulfo sa kanyang ginagawa sa pagkakataong ito.